Engineer ang trabaho ko, pero sa bahay, handyman. Tara, samahan niyo ako sa mga tuklas ko. Magandang araw mga kapratsek, kumusta kayo? Tara, samahan niyo ako na maglagay ng phone holder dito sa Honda HR-V mga kapratsek. Wow, ang ganda pala ng dashboard ng Honda HR-V. At hindi pwede mag-drill or mag-double-sided tape kung saan-saan lang. Una kong naisip ay mag-suction cup sa windshield, kaso dahil may tint siya, hindi siya pwede. Kung holder naman sa rearview mirror, maharangan naman niya yung road vision mo. Meron ding holder na nilalagay si aircon grill, kaso baka masira agad yung plastic grill at laging malalamigan ang phone at magkakaroon ng moisture sa loob niya. Kaya naghanap ako sa online store. At meron na akong nakita na phone holder na pwede ko i-modify. Rotating yung stem niya. At flexible yung base niya. Tara, tignan natin kung kakasya siya. Ayan, dito ko siya ilalagay mga kaprojek. Pwede dito sa kanan or sa kaliwang side. Kaso, mali yung angle ng stem niya mga kaprojek. At tatama siya sa kambyo. Ito yung sinasabi ko na angle ng stem. Dapat, pakabila siya. Kaya mamodify natin siya mga kaprojek. Tatanggalin natin yung screw niya at itry nating baliktarin. Ayan, natanggal na siya. Ayan, try nating baliktarin. Ayun, tumatama yung base niya. Pero, pwede naman natin siyang gupitin. Ayan, okay na. Lapat na siya mga kaprojek. Ngayon, tanggalin muna natin yung double-sided adhesive tape dahil papalitan natin siya ng mas makapit na adhesive tape. Ayan, malinis na yung base niya. Okay, ayan, ilipat na natin yung stem niya ng pabaliktad. Kaso, yung kapalan niya, hindi lumapat ng tama. Kaya kailangan natin siyang ayusin mga kaprojek para lumapat siya. Gamit ang cutter, bawasan natin siya para lumapat mga kaprojek. Ayan, subukan na natin kung okay na siya. Ayun, ayos na siya mga kaprojek. Hindi na siya pwedeng umikot, kaya i-fix na lang natin siya gamit ang super glue. Okay, idikit na natin siya. At ibalik natin yung screw niya mga kaprojek. Ayan, okay na. Ngayon, para mas kumapit yung double adhesive, pantayin natin itong lubog na portion ng screw. Lagyan natin ng layers ng super glue. Ayan, pumantay na siya. Nilagyan ko din siya ng konting baking soda para tumibay siya mga kaprojek. Ngayon, gamit ang sandpaper, pantayin na natin siya. Ayan, pantay na siya. At pwede natin ilagay yung double-sided adhesive.
Itong ginagamit ko kasi mas makapit talaga siya mga kaproject. Ayan, okay na yung double adhesive. At ito pala ang gagamitin kong phone holder na galing sa stock ko. Okay na, tara, ikabit na natin siya sa car. Ayan, okay na yung angle niya mga kaproject. Saan ko ba siya ilalagay? Dito sa kanan? O dito sa kaliwa? Aba, mukhang okay siya dito mga kaproject. Hindi ko naman kasi madalas galawin yung controls dito, kaya okay lang dyan. Ayan, linisin natin yung kakabitan para kumapit yung double adhesive. Okay, tanggalin natin yung plastic. Ayan, ikabitan natin siya. Ayos, kumapit na siya. Buti dito at hindi siya mahalata mga kaproject. Hindi rin kailangan butasan at masira yung dashboard. Okay, ikabit na natin yung phone holder. At subukan na natin sa mobile phone ko mga kaproject. Ayos! Solid siya mga kaproject at kaya siya mga kaproject. Mapa-portrait or landscape, okay yung pagpihit niya. Ayos mga kaproject, successful na naman ang modification natin. Okay din siya sa field of view ko pagka nagda-drive. At hindi rin siya sagabal sa pagkambyo ko mga kaproject. Ito na naman ang bago kong tuklas mga kaproject. Kung nagustuhan niyo yung video ko or may natutunan kayo, pakiclick naman yung like, don't forget to share, and subscribe to my YouTube channel. Pakiclick na rin yung bell icon para ma-update ka sa mga bagong videos ko. Hanggang dito na lang mga kaproject, maraming salamat!